Bukas na pumuli ang tatlong LRT-2 stations na isinara noong 2019 matapos maapektuhan ng sunog. May ulat on the spot si Salima Refran. Salima? Connie, kahit balik full operations na nga ang LRT-2, asahan naman daw yung mas matagal na biyahe. May speed limitations pa kasi dahil sa mga isinasaayos pa rin sa linya. Ayon sa Light Rail Transit Authority o LRTA, asahan na raw ang mas matagal na paghihintay dahil sa speed restriction sarili. Narito ang aking report. Nasa 14 minutes na kasi ang headway o oras sa pagitan ng pagdating ng mga tren. Nasa 30 kilometers per hour na lang kasi ang bilis ng mga tren mula sa dating 60 to 70 kilometers per hour. Kaya ang dating 28 minutes na biyahe mula Santolan hanggang Recto, nasa 35 minutes na ngayon. Ayon sa LRTA, kailangan daw kasing umalalay sa bilis sa mga tren, lalo't inaayos pa rin ang signaling at communication system para masiguro ang stability at reliability ng provisional power supply sa linya. Higit isang taon ang inabot ng pagsasaayos sa linya ng LRT-2 sa Anonas, Katipunan at Santolan Stations. Matatanda ang nasunog noong October 2019 ang power rectifier. Pero dahil inabutan na ng pandemya, na-delay ang procurement at testing sa linya. Pag-usap namin kung pwede agahan nila. At least nandito na sila. And then, yun nga, habaan din natin yung pasensya. Connie, dahil nga kahapon lang inanunsyo ang resumption ng operasyon sa Santolan, Katipunan at Anonas Station, kakaunti pa lang yung mga sumasakay. Gayun man, abiso po sa mga pasahero, mahigpit na pinatutupad ang health at safety protocols sa mga stasyon at sa mga tren. Connie? Yes, Sam. Kailan inaasahan na talagang completely maayos itong mga problema dyan sa linya? Nako, Connie, medyo matagal-tagal pa. Ang sabi sa atin ng LRTA ay sa kanilang plano, nasa Oktubre pa yung maibabalik talaga yung full operation, meaning yung bilis ng linya mula dito sa Anonas hanggang Santolan. Dahil sa ngayon ay temporary pa lamang o provisional power supply yung pinagagana dito sa tatlong stasyon. Connie. Alright, maraming salamat. Salima Refran.